Hello guys! Magandang araw sa inyo lahat. Itong video na to ay tuturuan kayo kung paano maging online seller sa Shopee. Okay, so bibigyan ko kayo ng overview ng anong dapat nyo malaman, anong dapat nyo gawin para you can start selling your products online. Okay, so napakahirap kasing lumabas ngayon sa mga panahon ngayon dahil may tinatawag tayong COVID-19. We're in the middle of this pandemic. So, napakahirap lumabas kung nag-opisina ka, especially kung nag-commute ka, napakalaki ng chance na makuha mo yung virus na yun. So, mas maganda talaga yung kikita tayo as much as possible, nasa bahay lang tayo. At magagawa niyo yan sa pamamagitan ng pagiging isang online seller sa Shopee. So, dito sa Shopee, maibebenta niyo yung mga produkto niyo nang hindi kayo lumalabas ng bahay. Okay. So, mabibenta niyo kung kani-kanino, Luzon, Visayas, Mindanao, meron kayong mga customers. Okay? So, na hindi nyo kailangan lumabas. So, ayun. Kaya napakaganda po ng Shopee. Pero syempre, maraming mga pros and cons na dapat nyo malaman. Kaya, stay tuned. Okay, so ano ba dapat gawin? Ang unang dapat gawin, mag-download na kayo ng Shopee app kung wala pa kayong Shopee app. Okay? So, yun yung pinakauna, mag-download na kayo. Kung meron na kayong existing na Shopee app na ginagamit nyo sa pag-order-order, yun din lang yung gagamitin nyo sa pag-benta-benta. Shopee app, and then, dun sa upper left corner, makikita nyo yung My Shop. So, click nyo lang yun. And then, tenen! Ayan na. Ito na yung seller account nyo. So, punta lang kayo dito sa Add New Products. Tapos, dito na kayo maglalagay ng inyong mga products. Okay? So, maglagay kayo ng photo, and then product name, product description, condition, category, price. So, ipipill up nyo lahat yan. Okay, so, pag-usapan muna natin ng konti yung tungkol sa weight ng items nyo. Okay, kung yung items nyo ay maliit lang naman, yung kasya sa pouch ng JNT. Ito yung pouch ng JNT. So, ito yung pinakamalaking pouch nila. So, kung kasya siya dito, kunwari ang binibenta nyo yung mga panyo lang, suklay, ganyan. So, kahit hulaan nyo na lang yung weight. Okay? Kahit hulaan nyo na lang. Hindi naman sila maselan eh. Basta kasya sa pouch. Kasi hindi naman lahat sa atin may timbangan sa bahay, di ba? So, mahirap naman yung bibili pa kayong timbangan. Pagka siya sa pouch, hulaan nyo na lang yung weight, tatanggapin yan, hindi yan mare-reject. Pero, paano kung hindi siya kasya sa pouch? Kagaya ng mga items ko. Yung mga items ko kasi, malaki siya, bulky. Nagtitinda kasi ako ng mga paso, mga plastic pots. So, hindi talaga siya kasya sa pouch. Hindi ako gumagamit nito. Okay. So, ako gumagawa ng sarili kong packaging. Yung pasong plastic, ibabalot ko siya ng karton, tapos ng bubble wrap. Tapos, ayun, lalagyan ko siya ng fragile na tape. So, ganun ako mag-package ng items. Okay. So, ang dapat yung tandaan, yung pinaka-packaging sa inyo yon. Okay? So, pag dumating yung rider, kapag papapick upin nyo na yung order sa inyo, kaya rin may order sa inyo mga panyo, kaya 12 pieces na panyo, kailangan, nandito na siya sa pouch. Nasa loob na siya ng pouch, naka-sealed na yan. At, nakadikit na rin dito yung waybill. Okay? Yung waybill, ipiprint nyo yan. Pag nakita nyo na may order na kayo, print waybill. Lalabas naman yun sa app. Order, tapos print waybill. So, kailangan talaga, maganda talaga meron kayo sariling printer. Kung wala kayong printer, pwede naman kayo makiprint. Kasi ang mahal din naman kasi ng printer, di ba? So, pwede naman kayong print, lalo kung malapit lang kayo sa computer shop. Tapos, kung gusto nyo naman na talagang magprint pero medyo low budget kayo, pwede kayong bumili nung printer, sticker printer. Sa Shopee din ma-order yon.
ang ipiprint lang niya, puro mga waybills. Printer or waybill printer. Okay. So, ayan. Ito yung mga prices niya, guys. 3,400, 3,500. So, depende sa seller na pagbibilan nyo. So, ito. Tingnan natin to. Okay. So, meron na siyang free na one-fold na A6 na sticker waybill. So, ang kagandahan dito, guys, sa sticker printer, pwede nyo siyang iprint yung waybill nyo gamit lang ang inyong cellphone. So, pwede nyo siyang i-navigate ng YouTube lang. So, pwede kayo mag-print anywhere, anytime. So, ayan, 3,500 yung average price niya. So, mas mura siya compare sa regular printer na 5,000 to 6,000 pesos. Okay. Ito yung pouch ng JNT. Ito, libre lang siya. Pwede nyo siyang hingin sa rider nyo, pwede nyo siyang hingin sa branch. So, wala kayong babayaran, libre lang siya. Okay. So, kung ang item nyo is kasha sa pouch, wala kayong magiging problema sa weight. Sa add new products nyo, yun sa weight na sinasabi ko. Punta kayo dun sa shipping fee, tapos dito nyo ilalagay yung weight nyo. Sabihin natin, medyo magaan lang naman yung weight nyo. So, pwede namang 0.5 kilograms. Tapos, ito nakikita nyo sa baba, packaging size. So, hindi naman siya required. Huwag nyo nang lagyan yan. So, sa weight, dun ibabase yung inyong shipping fee. Okay? So, hulaan nyo na lang kung kasha naman sa pouch. Basta, yung item nyo is, again, kasha sa pouch. Okay, paano pag hindi kasha yung item sa pouch? Okay, yun yung follow-up question eh, pag hindi kasha. So, una sa lahat, syempre hindi nyo na magagamit yung pouch kasi nga hindi kasha yung item, malaki, bulky. So, kayo yung gagawa ng packaging nyo. Okay, so kung masyadong bulky yung item, ang dapat yung tandaan, doblehin nyo na lang yung weight para wala kayong maging problema. Okay, kasi ako ang daming beses nang na-reject nung item ko eh, kasi laging bulky. So, ang sasabihin nila sa akin, ma'am, hindi naman namin pwedeng tanggapin yan kasi masyado pong magaan yan eh, tsaka volumetric po kami. So, tinanong ko, ano ba tong volumetric na to? Paano ko ba palulusutin tong item na to? Sabi nila, ma'am, yung length times width times height daw ng package ko, i-divide ko ng 3,500. So, okay, sige. Di ba umuwi ako sa bahay, tapos sinukat-sukat ko yung box, eh, it turns out, napakalaki naman pala na magiging shipping fee nung aking buyer pag sinunod ko tong length na to. So, ang ginawa ko, syempre hindi naman pwede na sobrang laki ng shipping fee. Sa isang box na ganyan, ang shipping fee, magkano? Parang 600, gano'n, pag sinunod ko yung volumetric. So, ang ginawa ko, dinoble ko yung weight ng item. Hindi ko sinunod yung volumetric. Dinoble ko lang yung weight, tapos pina-pick up ko ulit. Ayan, lusot na siya. Okay. So, yun yung advice ko sa inyo. Kung bulky yung item, hindi siya kasha sa pouch, play safe na lang kayo. I-times 2 nyo na yung weight. Okay? Mag-post kayo ng mga at least 3 items or 3 to 4 items sana. Okay, kasi syempre gusto ng buyer yung maraming choices. Maganda yung shop nyo, maraming variation para sulit yung shipping nila. Okay, so mag-post kayo ng at least 3 to 4 items. Okay, so ngayon pag-usapan natin yung syempre pinaka number 1 question lagi. Paano pag may umorder na pa-deliver ko na saan pupunta or saan papasok yung bayad sa akin? Okay. So, yung seller balance na tinatawag, nandoon siya sa options ng Shopee. Makikita nyo yan, seller balance. Doon papasok yung pinaka-bayad sa inyo ng client, ng inyong customer. Okay. So, So, gano'ng katagal bago siya pumasok? Kunyari, na-receive na ng buyer yung item. Kasi may mga notification yan eh. The buyer already received the item.
So, papasok siya right away. Kapag yung buyer is nag-click ng order receive. Pero yung iba kasi hindi sila nag-click ng order receive. Okay. So, kailangan mo pa mag-intay ng 5 days. Okay? Para yung bayad niya is pumasok dun sa seller balance. Okay? Kasi yung iba ayaw nilang i-click. Parang pag nabili na nila yung item, hindi na nila kiniklik yung order receive, hindi na sila nagre-rate. So, syempre mga busy din siguro sila. So, ayun, mag-intay ka pa ng 5 days para pumasok sa seller balance yung bayad sa'yo. Okay. So, paano mo naman siya i-withdraw? Sa kita, meron ako ditong 4,556. Okay. So, ito ang aking seller balance. So, ito kasing ano ko, screen recording ko. Yung upper part niya, hindi na ako kukuha. Eh, hindi naman ako ganun kagaling sa pag-i-edit. So, pagpasensyahan nyo na. Anyway, ito po yung ano ko, yung aking balance. 4,568. So, ikiklik ko lang po yung withdrawal na icon. Okay? Tapos, makikita po niya yon sa taas na meron po nakalagay na Bank of the Philippine Islands. So, ito po yung bank account ko, ATM account, kung saan ko wini-withdraw yung kita ko sa Shopee. Tapos, i-enter nyo lang po yung withdrawal amount or kung gusto nyo i-withdraw lahat, pwede nyo naman i-click yung withdrawal balance. Click natin. Okay. So, ito po ay free of charge. Okay? So, you have one chance left today. So, next natin. Okay. So, nakalagay dito, guys. Idadrag ko na lang para makita nyo. So, nakalagay dito, ito yung amount to withdraw, withdrawal fee, zero. Tapos, amount to the bank. Ayun, yung 4,568 nga. So, nakalagay, please allow 2 to 5 working days for your bank to process the withdrawal. So, ayun, kung kailangan nyo kagad yung pera, hindi nyo siya kagad makukuha kasi 2 to 5 working days pa siya. So, usually naman, within the day, pumapasok na or at least, siguro mga 2 araw maximum. So, experience ko ba? So, basta wag lang matatapat ng weekends kasi 2 to 5 working days. Okay, tapos, i-click nyo lang yung, ano ba yan, pumipiyok pa ako. I-click nyo lang yung confirm. Okay, confirm. And then, you type your seller balance PIN. So, pagka nag-ayos kayo ng withdrawal account nyo, BPI or BDO, hihingan kayo ng seller balance PIN. Importante na hindi nyo siya i-share to anyone. At saka, syempre, importante din na dapat hindi nyo makalimutan yung seller balance PIN nyo. Okay, so, ganun mag-withdraw sa seller balance, guys. Okay, so, meron na kayong order. Sabihin natin, may order na sa inyo ng isa. I-arrange shipment nyo na siya for pick up or drop off. So, meron kayong 2 options. Okay, kung malapit lang kayo sa branch, drop off branch ng JNT or kung ano man ang courier nyo, pwedeng kayo na mismo ang mag-drop ng item nyo, ng parcel nyo. Okay. Pero syempre, I wouldn't advise na lumabas kasi nga may pandemic. So, ipa-pick up nyo na lang sa rider. Okay? So, yung rider na yan, pag na-arrange shipment nyo na, kayo naman ang mamimili kung kailan nyo ipapa-pick up yung item eh. Tapos, expect nyo na dadating yung rider in front of your doorstep para kuhanin yung item or yung order sa inyo ng buyer. Okay? So, reminder lang po, kailangan nakapack na yung order. Kailangan ready na siya. Hindi nyo pwedeng paghintayin ang rider sa labas ha, tapos saka kayo magpapack. Hindi pwede yun. Okay, so kailangan ready na yung item. Iaabot nyo na lang para good to go na si rider. Kasi marami pa siyang iikutan eh. Okay? Tapos maganda rin na matuto kayo makisama sa mga riders nyo. Bigyan nyo sila ng tip na, kunwari, 20 pesos, ganyan kung marami namang orders, 20, 50, depende kung gaano kayo kagalante. Okay, kasi, ano eh, sila yung magkukuha ng item nyo eh. So, minsan, pwede nyo rin kunin yung number niya, tatanong nyo, ano sir, anong oras po ba kayo makakarating, ganyan, ganyan. Kasi parang pag magpapa-pick up kayo ng item, all day nyo siya iintayin eh.
So, minsan may pupuntahan. Ang ginagawa ko, tinetext ko yung rider, "Sir, mamaya hapon po ba kayo pupunta?" "Oo daw, mamaya." "Di, makakalis pa ako ng umaga." So, kailangan medyo abot-abotan. Okay. So, bigyan ko kayo ng konting tips lang. Okay, bago tayo magpaalam. Char. Hindi. Bigyan ko lang kayo konting tips kung paano kayo magkaroon ng mga customers. Kasi syempre, nagsisimula lang kayo. Siguro, sabihin natin, nakapag-upload na kayo ng items, pero sabihin natin mga 5 days na, 6 days, isang linggo na wala na mga umu-order. So, ano ba dapat nyong gawin? So, ito yung mga konting tips ko lang sa inyo. Pwedeng ask nyo yung mga friends nyo na umu-order sa inyo sa Shopee. Okay? So, tapos ask nyo sila na magbigay ng magandang review. Okay, kasi yung iba po, hindi sila umu-order ng walang review. Kagaya ko, ako kasi hindi talaga ako umu-order ng walang review. Tapos tinitingnan ko talaga yung mga reviews ko maganda bago ako umu-order. Wise spender kasi ako eh. Kaya, ganun yung ginagawa ko. Ask nyo yung mga friends nyo na umu-order sa inyo sa Shopee, bigyan kayo ng magandang review. Kahit isa lang. Isang review lang per item. Magugulat kayo. In a couple of days, meron ng o-order sa inyo na hindi nyo kilala. Okay. So, napakadami pong Shopee users. Million po ang Shopee users. Kaya, kahit sa totoo lang, kahit wala pa kayo review, ma-orderan at ma-orderan din po kayo. Yan. Lalo kung maganda po yung item nyo, affordable, at lalo kung accommodating kayo as a seller. Okay, pag po may mga may nagme-message sa inyo na buyer, may mga inquiries, sagutin nyo po, okay? Kasi mas maganda po talaga yung accommodating tayo para magkaroon tayo ng mga suki. Okay, yung mga return buyers, yung umorder na sa'yo, order po ulit, tapos ano, kumbaga yung link nyo, sinishare din nila sa iba. So, nagkakaroon kayo ng mas madaming market. So, wag po kayong suplado sa inyong mga customer. Okay. Tapos, pag po nag-rate sila ng 5-star, reply po kayo doon. Sabihin nyo, salamat po sa inyong rate. Na-appreciate po namin. Kasi, yung ibang buyers, binabasa talaga nila yung reviews. So, kailangan, you have to make them feel, especially yung mga potential customers, you have to give them the impression na accommodating seller ka at legit seller ka. Okay? So, yun lang po yung aking mga tips kung paano kayo makapag-start na magkaroon kayo ng mga orders. Ako sa totoo lang yung nung in-upload ko yung first product ko na Black Pots, meron talagang umorder na kagad sa akin. As in, inaayos ko pa yung ano ko ha, yung item ko. Product description, wait, may umorder na agad sa akin. So, ganun kabilis. Pero, syempre, it doesn't happen to everyone. Kahit sabihin natin na million ang subscribers, yung users ng Shopee, it really also depends on your item. So, merong iba, 5 days, 1 week, 2 weeks, bago ma-orderan. So, pwede kayong mag-order sa mga friends kung wala pa kayong reviews. Okay. Para lang masimulan na ano, parang ano ba, buwena mano ba? Ganun. Yun lang po. Sana po nakatulong yung vlog ko. Sana po makapag-subscribe kayo sa akin channel for more informative videos about Shopee and nag-vlog din po kasi ako ng mga ways to earn at the comfort of our own home. Mga work from home ideas to earn money. So, sana po makapag-subscribe kayo. Salamat!